Hi guys, gagawa tayo ngayon ng skirt sa bird natin na cage. Kasi may bird ako, so kailangan ko ng skirt ng cage niya para hindi lumabas yung mga seeds. So ang tawag dito sa amin ay bird cage skirt. So ang ginagamit ko, ito yung hamper, yung lalagyan ng damit na lalabahin. So ito yung siya, ito yung ginagamit ko. Bali one piece ito malaki. So ang gagawin ko dito, putulin ko siya mga tatlong pieces ganyan. Bali isang hole ito siya na malaki. Yan. So, i-fold ko siya tatlong fold, ganyan. Tapos, utulin ko. Yan, ipakita ko sa inyo. Ito na siya, guys. Ito ko sa inyo. Yan. So, isang buo siya na hamper. Tawag namin dito is hamper. Lalagyan ng damit. So, i-fold ko ito siya, bali, kailangan ko ng tatlong putol. Kasi yun yung sukat ko eh. Ayan. Ganyan ko siya, i-fold. Turo ko sa inyo kung paano gumawa. Kasi kung bibilhin mo yung hash guard, yung skirt dito para sa bird ang mahal. Mga isang pieces dito is ano yung so ito na siya, putulin ko na. Putulin ko na siya, bali 3 pieces ito ang kalalabasan. Dapat noon ko pa ito ginagawa kasi busy man ako. So, ngayon lang ako sinipag. So, ito na yung one piece. Yan siya. So, like I said, gawin ko itong 3 pieces. Para ito sa yung minamahal naming bird. Kasi meron akong bird. Ang pangalan, ang klase nila is yung finches. Bird finches na maliliit. Hirap kasi kung mag-alaga ka ng bird na nasa loob ng bahay. Walang guard yung cage nila. Lahat ng seeds. Magkakalat sa sahig mo. Kaya ang kailangan talaga ang gawa ito. So ito na siya. Nakat ko na tatlong pieces. Ito yung 1. Ito na siya. Ito yung size niya. Ako sa sahig kasi para very easy lang sa akin. So ito yung 2. So ito yung pangatlo. So first, bali ito yung gitna. Wala na akong problema sa gitna. So bali ito yung gitna. Okay na ito kasi yun o. Tagos na yung ano. Ito. So walang problema na yun. Ito yung gitna. So okay na itong gitna. Problema ko na lang is yung dulo. Kasi yung dulo, ito yung last part. Kinatlan ko. So, tingnan ninyo ano siya. Meron siyang ito yung open niya. Tapos yung dulo, sarado siya, diba? Ito yung dulo niya. Ito yung last part. So, ang gagawin ko
favorite dito is putulin ko. Guntingan ko lang ganyan. Ma-open siya. Wala lang ma-open. Kailangan ma-open natin yung dulo. Ayan. Hindi ako perfect ha. Hindi talaga ako yung mananahi sa atin. Trying hard lang ito. Pero okay naman siya. Ginagawa ko ito pag naubos na yung bird cage ko. Kasi ginagawa ko talaga yung so ito na siya. So tingnan ninyo. Nakat ko na yung end. So ito na siya. Tingnan. Kailangan open talaga. Yan. Open na siya. Pieces ito. Tapos, okay na rin ito. Ito yung sa una, sa unahan. Ito siya. Tapos, open din siya, ganyan. So, ang gagawin ko na lang dito is, tanggalin ko itong, ito yung pang ganyan niya, diba, sa hamper. Pang tali. So, hindi ko ito kailangan. Ang kailangan ko is garter. So, tanggalin ko ito. Ganyan. Ubutin ko. Hindi ko na ito gagamitin. So, yan. Okay na. So, wala na siyang tali. So, first, gawin ko na dito is kasi ito, tahi na ito eh. May tahi na ito. So, ito yung unang gagawin ko, lagyan ko ito ng garter. So, ang gamit kong garter ito, binili ko ito sa Chinese na tindahan dito. So, bali ito yung garter, itim lang yung garter kasi walang puti. So, it's okay. So, ang kailangan ko dito is dalawang garter. Dalawang ganito, garter or Chinese, ano ka, ewan ko kung anong tawag nito eh, Chinese, parang garter, ito. Ang parang ito dito is dito sa taas, tsaka dito sa ilalim, yan. So itong garter ko, kailangan ko siyang i-divide. Kailangan kumuha ako dito ng 6 na pieces kasi 3 man ito. So, times 2. Kasi sa isang piece, 2 ang kailangan. So, ang kailangan ko is 6 garter. So, itong garter ko is, ano to siya? 1 yard. 1 yard and half. So, 1 yard and half. Yeah, so yun. So, ito. So, tiin ko ito sa 3. Ito. Ayun, kasi nasa natin. Kapos ako sa garter. Ito na siya guys, putulin ko ito, bali 2 na lang kasi kung bali 1 yard and 1 half ito, so 2 lang yung magamit nito. So ang gawin ko is hatiin ko ito sa up kasi kailangan ko
Bale, dalawa lang yung gamit nito. So, nati ko na siya sa apat. Tignan ko siya sa apat. So, ito yung half doon. So, bale, itong dalawa. Yan, ito dito sa taas. Ito siya sa taas dito. Tapos yung isa dito naman siya. So, bali, ang itsura nito is yung garter na ganito, ipabilog ko ganyan. So, ganito na yung size na, pero... Ito yung sa first, sa dulo, ano ba yun? Sa unahan. Dito yung, ito yung pinakita ko sa inyo, yung kung saan magtatali, di ba? Ito yung unahin natin, kasi may tahi na siya eh. So, may butas din siya dito. Nakakumama ko. So, ilagay natin yung garter dito sa loob. So, ang gawin ko, kumuha ako ng ito. Anong tawag nito lang? Alpirin? Alpirin? Ha? Perdibli? Ha? Perdibli? Ito, sa amin, sa Bisaya, Alpiril. Ito. Kumuha ako nito. Yan. So, ipasok ko itong... Where is it? Kung garter. Ito, ito siya. So, iganyan ko. Ilagay ko yung tusok ko dito. Yan. Dito sa yon. Ganito na siya. Tapos isarado para hindi ka matusok. Yan. So, natusok. Yung ganito na yung itsura niya. Yan. So, gawin natin. Ito siya. Pasok natin dito sa butas. Ito yung inuna ko kasi ang style nito is kasi may tahi na siya eh. Yan, para madali. So, ipasok natin dito sa butas. Ganyan. Pasok natin yung alpiril hanggang sa ma-ano siya. Ma-occupy siya lahat. Yan. Tiyaga lang talaga. Kasi kung ayaw mong magtiyaga, gusto mong bumili, bili ka na lang. Wala nang hassle. Pero ako, hindi ko kasi type yung tinda nila. Kasi ano siya eh, manipis. Sobrang nipis niya. Kaya ito, gusto ko ito. Bali, ang gagawin pala natin, ipakita ko sa inyo, yung luma kong tinahi. Ito siya. Bali, ito yung bird ko, guys. Ito yung siya. Ito yung dalawa kong makukulit na birds. Mga finches yan. Yan, oh. Laging nag-iipot. Yan. Supposed to be, natutulog na yan sila eh. Kaso, may ilaw man. So, yun, gising sila. So, ang klaseng bird na to is finches, yung maliliit na birds. Ito sila. Yan. Itong lalaki, zebra finches. Yung parang may stripes sa mukha. Yan. Yan siya, dalawa. So, ang ginawa ko is ito. Ito yung bird. Ang tawag dito is
bird cage. Ito yung cage. Tapos bird sa ilalim. Tapos ito yung skirt. Ang ginawa ko is yung skirt. So ang tawag dito is bird cage skirt. Ito yung guard ng seats. Ito yung seats nila, oh, yung maliliit. So kailangan ko ng cover na ganito. I-guard siya para hindi siya pumasok doon sa hig namin. Kaya kasi kung wala yan, yung ilalim, itong ilalim magkakalat yan siya dyan. So pero ito sira na ito eh. Kailangan ko pa noon ko pa talaga ito palitan sana. Kaso busy man ako. So ngayon lang yung time ko. Pero yung ilalim nito sira na. Yung garter na ano na. Na loose na yung garter. Kasi itong bird ko walang ginagawa. Kung makita nila yung ano. Yung pinagtripan yung garter. So bali ito yung gagawin ko ngayon. So nakita ko lang para dito sa bird. Ito na siya. Napasok na yung end-to-end ng garter natin. Dito sa maliit na butas. So, ito na yung itsura niya. Para na siyang palda. Yan. So, bali yung garter yung nasa unahan. Dito na. Kailangan pumasok yung garter dito, tapos yung end-to-end niya dito sa butas, kailangan natin tahiin. Ayan, ito na siya. So, ito na siya. Tahiin na natin. Kailangan natin siyang kailangan ko siyang taliin yung end-to-end niya. Kasi pakita ko sa inyo. So, ganyan lang siya. Kailangan natin siyang taliin. Hindi kailangan perfect kasi ito professional. DIY lang naman ito. So, ganyan. Tahiin ko siya. Ang ginamit kong thread is kakulay nito. Ito siya. Hindi itim. So, ganyan. Tahiin ko siya. Kaya isealed talaga siya. Yung matibay na pagkasealed. Kasi ito yung dulo eh. Dapat noon ko pa ito ginawa kasi kailangan na talaga palitan ng yung cage skirt ng bird ko. Kasi sira na eh. Kaso busy talaga ako. Wala akong time. So yan lang ako nagkatahin kasi kailangan talaga magkaroon dahil kawawa na yung skirt ng bird ko. Pangit na tignan. Kailangan matibay ang pagkatahi kasi ito yung mag-stretch kasi itong garter para hindi siya maputol. Importante, ma-sell lang ito. Tapos matahi. Hindi ko na siya ginamitan ng sewing machine kasi ang liit lang nito eh. So, by hand na lang. Ito, pwede naman siya gawin by hand, yung manual. Kaso, matagal lang. Kaya ang pagtahi ko nito, gagamitan ko siya ng sewing machine. Electric sewing machine para madali lang. Pero ito, yung garter, kasi maliit eh. Kailangan talaga siya
tahiin ng kamay. So, okay na yan. Putulin ko na ito. Matibay na ito. So, ganito na yung tsura niya. Ito. So, itago ko na siya. Ganyan na siya. So, oh, ganyan na siya. Ganito na yung tsura niya. Tingnan ninyo, para siyang skirt. Pero garter lang sa ibaba. See? So, ito siya, oh. Stretchable sa itaas. So, ang gagawin ko, itong sa ilalim naman. So, ito na yung tatahiin ko. Ang pagkatahi kagaya nito. Pero hindi ganito ka ganda. Kasi hindi naman ako marunong sa ganito. Hindi ako perfect magtahi ka. Pero alam ko yung kung ano yung gusto ko. Okay. Yan. So, ang gagawin ko is anong ko lang siya. Ganyan. I-fold lang siya. Tapos tahiin na. Ganyan lang. I-fold ko lang siya konti. Yung malapad na malapad. Pala ito yung space niya. So, may space pa. Ganito kahaba para sa cover ng bird. So, ang pagkatahi ko dito is kailangan malapad konti para sa garter. Ganito. Tapos, dito natin ipasok yung garter sa gitna. Kita ko sa inyo ano ko siya natahiin. Yan. So, magsimula na tayo. Ilawan ko lang itong electric na maliit kong sewing machine. Ang liit lang nito, guys. Tingnan ninyo. Basta ang liit lang ito. Very handy. Ang gusto ko ito eh. So, ang gawin ko, ano ko na siyang tahiin. Hindi ako marunong talaga, hindi talaga ako yung mananahi. Pero alam ko paano magpala ng sewing machine. Pero hindi ako yung perfect talaga. Maganda ang pagkatahi. Ganyan lang, follow mo lang yung pusin ko itong isa. Tapos, pagkita ko sa inyo yung luma kong skirt sa third ko.
Talo mo lang siya. Madali lang ito sa sewing machine ko. Kasi kung kapamayin mo siya, like inuwal mo, patahiin mo siya sa kamay, okay naman. Kaso medyo matagalan ka talaga. Mas maganda pag may ganito ka, may sewing machine ka. Maglagay tayo ng konting space para doon sa water. Bali, tapos na siya guys. Tapos ko na siyang tinahi. Tingnan niyo. Ito yung end. Ito yung isa na may garter. So, ito yung sa ilalim. Siya perfect, pero nakahit ko na siya. Ang gawin ko is pasok ko itong garter naman. Ito. Tapos yung dulo niya, lagyan ko na alterin para ipasok ko dito sa nilaan ko maliit na ito. Butas dito. So yun. Ipasok lang siya. The same ulit doon sa ginawa ko yung sa una. Pasok lang siya ganun. Yung garter hanggang sa matapos. Tapos yung end to end niya is tatahiin ulit. Yun yung pampatibay. Yung tahiin niya. So ganyan lang. The same lang yung pagkagawa. Ulit-ulit lang. Madali lang siya. Madali lang siyang gawin, pero next time din. Kasi hindi naman ako ano talaga yung magaling na lahi sa ganyan. Practice lang ito sa akin. Pero ito talaga ginagawa ko para sa bird special. Kasi noon one time bumili ako ng isa, pero hindi ko na nagustuhan. Sinauli ko kasi iba yung ano niya, pagka cloth niya may butas-butas. Tinignan ko na lang yung tahi niya. So, ginaya ko na lang.
pala palitan ko itong yung alperin ko kasi ang liit. Pinalitan ko siya ng mataas. Ito na siya. Nasaan ka naman? Yan. Lapit ng mag end to end. So, pinakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Kung gusto ninyong mag-alaga ng bird sa loob ng bahay, hindi kumakalat yung seeds. So, ito siya. Ito na, nag-abot na yung end-to-end ng garter natin. So, ang gawin natin is, tahiin natin ito. So, first, ipantay natin yung dulo. Yan, pantayin natin yung dulo. Ito siya, pantayin natin. Pantay na yan. Ang gawin natin is, sirado yung dulo niya. Ito na. So, tahiin ko uli yung dulo. Kailangan ang pagkatahi nito is matibay talaga. Garter natin, kung mag-stretch man siya, ito maputol. Basta i-sealed lang natin ito. Make sure na matibay yung pagkatay. So, be careful na rin kasi maliit lang siya. Maliit yung garter. Oh. Okay lang maski pangit tignan kasi hindi naman ito makikita. Importante, masirado lang natin siya. Ito yung first na tapos na ito. Yan, tapos na pala ito. So, ang gawin ko is maski pangit siya tignan kasi hindi naman ito makikita. I-seal ko talaga siya. I-make sure ko na yan, tahi na tahi siya. Yan. Okay na yan. Ito na siya, diba? So, stretch ko na ito para pumasok siya sa loob. Ito siya, diba? Ito yung tinahi ko. So, ang gagawin ko, stretch ko siya. Stretch ganyan. So, wala na. Hindi mo na siya makikita. Pumasok na siya doon sa loob. Kunti lang yung nilaad kong butas dito. So, bali ganito na yung tsura niya. Ayan. Ito na siya. Nakita ko lang yung loob. Ito yung kung saan yung may tahi. So, yung baliktad niya. So, ito na siya, guys. See?
pa cute. Oh. Para lang siyang chew. Dito ko sa inyo. Isuot ko na ngayon yung ano ko, yung sa bird ko. So, ito yung first na gawa ko. Iwan ko ba kung matatapos ko ito kasi late na ito. Ito siya guys. Yan. Ito yung DIY. Do it yourself. Bird cage skirt. DIY with Windy. Okay, pakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Bali, ito yung luma ko guys. So, palitan ko siya ng bago kong ginawa ito. Tingnan ninyo. So, tingnan ninyo. Alisin ko ito. Sira na ito eh. Sorry, my love. Sorry, my pretty boy. Ito change. Yan. Ano siya? Ito yung mga mababait at maiingay kong mga finches na sabi nila lucky daw eh. Maswerte daw pag mag-alaga ka ng bird. Yan ang sabi nila. Pero kailangan pa lang mag-alaga. Ito sila. Nag-iingay sila. Yes! How's my pretty bird? Adjustin ko muna. Ayan. Sila. How's my pretty bird? Sorry, na-disturb ko kayo. So, ito sila. Araw-araw ko sila yung pinapakain ng tinapay. Like ganito. Gusto nila ng tinapay. Kaso, ilang oras. Ayan. Bukas na sila kainin. So, ang gawin ko dito is, pakita ko sa inyo yung tinahi kong bagong itong seeds card. Ano ko lang. Pasok mo lang siya dito. Sorry, my love. Nakatakot lang sila. Pero okay lang yan. Pero okay. Ayan. Pasok mo ko dito. Ayan. Ito na. Thank you.
Bali, ito na siya. Ito na yung tinahi ko. Ito na yung tinahi ko na ito yung bird cage skirt. Is skirt ito. Tingnan ninyo. Ganyan lang. Diba nice? Ang ganda. See? Yan. So, ganyan lang. Okay na yan. Ganyan. Try ninyo. Makakaano kayo, makakatipid. Yan. Tingnan ninyo guys, see? Bago na yung ano nila. Skirt. Yan. Simple lang siya. At least hindi na kumakalat yung seeds dyan sa baba. Siya. Ito na yun. Ang ganda. Try ninyo. Ito yung DIY ko. Na yun na. Ito gawa ko. Yun. Do it yourself. Diba? Mas okay pa kaysa bibili.